O, mga kapasyalero, wala tayong gala o lakad ngayon. Kusina mode ulit tayo. At ngayon ay magluto tayo ng masarap na ginulay na mais. Tara, samahan niyo akong magluto. Magkano isang kilo ng mais? Mayan? 40. Okay, thank you. Itong dahon at bulaklak ng kalabasa ay 50 pesos ang isa. Dalawa yung ating binili. Kahit 100 piso yung ating bulaklak at dahon. Para masarap yung ating binuli na mais, sasawagan natin ang giniling na baboy. At bumili rin tayo ng chicharon. At sa bahay ay gayak na natin ang ating lulutuin. Siyempre, huhugasan muna natin ito at lilinisin bago natin lutuin. Itong puting mais nga pala ay nakabili tayo ng 3 kilo at ngayon nagtatanggalin natin yung buhok na nakasama rito para maging malinis ito at hindi natin makain pag naluto na yung ating ginulay na mais. Tingnan nyo, ito yung mga natirang buhok. Simple lang ang proseso ng pagluluto nito, kaya kung gusto nyong matutunan, sundan nyo lang ang aking gagawin! At ito yung proseso na matagal sa paggugulay ng mais, yung pagkagadgad itong butil nitong mais. Tatanggalin natin yung busal at ititira natin yung ginagad na butil ng mais. Pagkatapos natin gadgarin itong mais ay buhusan natin ng malinis na tubig. At ngayon naman ay piliin natin yung bulaklak itong ating kalabasa. Ibukod natin yung bulaklak at ibubukod din natin yung mga talbos o dahong mura ng ating gulay. Tara kayo at magluto na tayo! At sa ating pagigisa, ilalagyan natin to ng masarap na bagoong. Ito yung magsisilbing alat sa ating lulutuing ginulay na mais. Ihulog na natin ang ating giniling na baboy. Oops, sakto. Muntik nang masunog ah. Kasi nabusik ito. Sakto lang. Buti na buksan ko. At ngayon ay ibuhos na natin sa ating kawali yung ating ginagad na mais na may kasamang tubig. Dahan-dahan lang. At syempre, mahina din yung apoy ng ating niluluto para hindi dumikit at hindi masunog
ang ating nilulutong gimulay na mais. Bilis! Nagugutom na ako! Kumakalam na ang sikmura ko! At paalala, pagka nailagay na natin yung ating mais, ay halu-haluin lagi at huwag kakalimutang hinaan lang apoy. Baka masunog, sayang naman! At pagka natatansya natin na malapot na at lumalapot itong ating mais, ay dagdagan ng tubig hanggang sa makuha na natin yung lambot o kung luto na yung ating ginagad na mais. Halo lang, diretsyong halo lang hanggang sa maluto na nga yung mais. Siyempre, pagtapos ito, ilalagyan na natin itong gulay, itong mga talbos ng kalabasa. At pagkatapos, isusunod na rin natin yung bulaklak ng kalabasa. Natatakam na ako dito sa niluluto natin. Parang kay sarap, hilaw pa pero umaamoy na. Lalo na pagka nalagyan pa natin ng ibang sangkap. O yan, isunod na natin yung bulaklak. At mga pasyalaro, kung nagustuhan nyo ang video ito, please pakilike lang. Ganun din, mag-subscribe na rin sa ating channel at i-hit ang notification bell para lagi kayong maging updated sa ating mga bagong videos upang lagi tayong magkasama sa ating mga pagluluto, pamamasyal sa iba't ibang lugar. Mga kapasyalero, ano pa ang iniintay nyo?